What's up mga ating at kuyang, welcome back sa ating channel. Ito po ang Kuya Bear TV. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe na at pindutin ang bell icon para ma-notify ka sa mga bago kong uploads. Handa ka na bang mapakinggan ang kwento natin ngayon? Kung ganun ay makinig at uumpisahan na natin. Tulad ng ibang bahagi ng mundo, ang Russia ay lubharing tinamaan ng coronavirus pandemic. Maliban na lamang sa rehiyon ng Siberia na wala umanong kasong naitala ng COVID-19. Ayon kay Regional Deputy Yersanat Bigenov ng Siberia Region, wala umanong kaso ng COVID-19 na naitala sa rehiyon na may 220,000 katao ay dahil sa maagang pagpapatupad ng gobyerno ng self-isolation sa nasabing rehiyon. At mahigpit na pagpapatupad sa trapiko, lupa at hangin sa mga kalapit na rehiyon. At natatangi din umano ang nasabing rehiyon dahil sa mayroon itong proteksyon ng Mommy Princess o Siberian Ice Maiden. Sinasamba at pinapahalagahan ng mga Altayans ang Mommy Princess Ania. Ang Siberian Ice Maiden o Mommy Princess ay pinaniniwalaan ng mga Altayans na may kapangyarihan. Ayon sa mga ito, noong dinala ang nasabing momya sa Novosibirsk ay nagkaroon ng malakas na paglindol kung saan nakalibing ang nasabing momya. Ang 2,400 taong gulang na momya ay unang nadiskubre sa sagrado nitong libingan na tinatawag ding Kurgans sa Ukok Plateau na nakapaloob sa Siberian permafrost noong 1993. Nagbabala ang mga shaman sa mga opisyal ng gobyerno na ang pag-alis ng momya sa sagrado nitong libingan ay magdudulot ng sakuna at kamalasan. Matapos ang kontrobersyal na paglipat ng Siberian Ice Maiden ay ibinalik ito sa rehiyon ng Altay at inilagay sa isang espesyal na mausoleum sa Anoki National Museum noong 2012. At dahil sa paggalang sa mga kaugalian ng mga tribong katutubo ng Altay, ang labi ng Siberian Ice Maiden ay makikita lamang ng mga bisita ng museo sa New Moon. Ang momya na kilala rin bilang prinsesa ng Ukok ay natuklasan na isang batang babae mula sa nomadikong tribong Pasirig. Ang mga tao ng tribo na ito ay malapit na nauugnay sa mga mamayang Sitchan na dating populasyon ng kapatagan ng Eurasian sa pagitan ng 7th at 3rd siglo BC. Subalit hanggang ngayon ang tunay na pagkakilanla ng momya ay nananatili pa ring misteryo. Ayon kay Natalia Polosmak, ang nangungunang arkeologo na nakatuklas sa momya, ang momya aniya ay natatakpan ng mga well-preserved na tato sa parehong balikat hanggang sa pulso. Kamangha-mangha aniya ang antas na sining nito. Ang isa sa mga tato sa kaliwang balikat ng momya ay tila isang mitolohiya na hybrid ng usa na may tuka ng gripon at sungay ng Capricorn. Bukod dito, nang matagpuan ang nasabing momya ay may mga kasama itong iba't ibang uri ng ornaments at anim na kabayo, isang kaugalian sa libing na matatagpuan sa iba pang mga kultura sa mundo. Kaya't naginala ang mga arkeologo na maaring siya ay manggagamot o mataas na pari nung ito ay nabubuhay pa. Bukod sa anim na nakabriddle na kabayo na natagpuan sa libingan ng momya, natuklasan din ng mga arkeologo ang isang pagkain ng tupa at karne ng kabayo sa tabi nito. Natagpuan din nila ang mga tanso, ginto at maliliit na lalagyan ng cannabis. Ipinahayag ng mga shamans ng Altay na ang momya ay kabilang sa Altay Princess o Chibala o White Lady ng Akkadin. Kaya ang bangkay inilagay sa Ukok Plateau na itinuturing na pinakabanal ng lugar ng mga katutubong tao ng Altay Mountain upang protektahan ang lagusan sa mas malalim na mundo. Ang paglilibing ng pari ay sinadya upang maiwasan ang pagtagos na masasama mula sa mas mababang daigdig na kung saan ang dahilan kung bakit ang pagtanggal sa mga labi ay hinulaan na magkakaroon ng sakuna at kamalasan. Ang sabi rin ng ilan na ito ang sanhi ng pag-crash ng chopper na sana'y magdadala sa nasabing momya patungong Novosibirsk. Subalit nakapagtataka na ang nasabing momya ay hindi man lang nasugatan pagkatapos. At nang dumating ito sa Novosibirsk, ang kapansin-pansin itong maayos na pagkaka-preserve ay bigla na lamang nagsimulang mabulok. Ilan lamang ito sa mga himala at kamalasan dala ng nasabing Siberian Ice Maiden o Mommy Princess. Bukod pa rito ang usapin sa politiko at mga digma na itinuturing na sinumpa ng nasabing momya.
Kung ang banal na kapangyarihan ng Siberian Ice Maiden ay totoo o hindi, marahil mas mainam na hayaan na lamang natin na matahimik sa kanilang himlayan ang mga sinaunang labi. Nasiyahan ka ba sa kwento natin ngayon? Ano ang masasabi mo? I-comment lang sa comment box ang iyong pahayag upang mapag-usapan natin. Muli, ito ang Kuya Bert TV. Hanggang sa muli, paalam!